tama yung asawa, yung dalawang lalaki. Kasi malapit siya yung babae, delikado. Hello Justers, it's another day and today ay i-update natin sa wakas ang ating Binondo food trip. Itinerary. So ayan, pupunta ako ngayong Binondo. At tingnan natin kung may mga bagong kainan na pwedeng tikman at balikan natin yung mga paborito nating kainan. Let's go! Pero may tumawa na ngayon. Ngayon po. Ngayon ka na. At alam na itong maraming kaya. Ngayon. Tama yung isang asawa, ang dalawang lalaki. Malapit siya yung babae, delikado. Tinitingnan mo, walang iyak. Hindi ako naman naririnig. Ang pinagpapakula dito sa Kayapoge. Na isa Shanghai Fried Shop. Gusto nyo ba? Fried Shop. Ay, ito. Ito pala siya. Ano na ito? Okay, dito mamili ng pasalubong sa Lazar. Ha? So, nandito kami sa Waing. Itong first order. Hindi ko pa ito natatry. Ano? Lo Mai Gai? Highly recommended by the foodie here. Pero hindi yun. Dito mo natin. Masarap? Hindi. Nasarap na natin ako sa iyo. That's right. So, ano to? Rice na may... Mabuti isang rice lang tayo. Parang nakakain ako niyan sa Davao. Ikaw, hindi ka nakain na shrimp. Eh, this is hakaw. Hindi, parang wala namang napunta sa akin dito. Yung lo mai gai. Paano ko ito matitikman? Titikman na po natin ito. Na-recommend ni Narva na. Lo mai gai. First time po ang titikman. What can you say? Parang siyang suman, pero nakakapalibago na maalat yung nasa loob. Di ba ang mga suman matamis? Kasi malakit yung rice. Malakit yung rice. Pero okay naman. Pero hindi siya sobrang... Yes. Papaelin. Papaelin. Ah, oo. Hindi pa ako nakatikin ng bow. Sorry, Mother Nature. Nabigay na kasi yung straw. Siyempre, tatapon din naman nila yan. Pero sana, always refuse straw. Milk tea, sarap. Sarap nitong milk tea ng Waing. Ito masarap din tong lemon chicken. Sa feeling meron. Ubus na nga po. Masakad ng chance din. Napakaraing MBTin dito. Ito at ang pinakamalaking MBTin. Hello, ayun mga Justers, hindi ko na kayo na-update. Dahil po kami ay nag-divisorya na, Diyos ko. Yung Binondo po trip po ay wala nang pinatunguhan. Pero okay naman, nabusog naman kami sa Waing. Nakapagod. Mamaya mag-uhol ako. Char! And ito yung mga pinamili namin. Ito kay Dustin, siya pinakamayaman. Hello mga Justers, hindi ko na natuloy kahapon yung vlog sa Binondo dahil kami nga ay nag-shopping na sa Divisoria tapos yung Binondo food trip hindi na natuloy. Kasama ko si Jiangjiang, bagong gising kami. Ngayon ay umaga noon, baka kasi makalimutan ko. First time ko magpahula sa Quiapo, kakatawa. Ganun pala yun, parang natatakot nga ako kaya alam pinilit ako ni Dustin magpahula. Tapos ang hula daw sa akin ay manas daw ako sa Labrite ngayong 2020. Wow, anong bago sis? Dahil daw may hadlang na past. At para daw mawala yung hadlang. Para daw mawala hadlang ay ibigay ko daw sa kanya ang pangalan ko at birth date at iriritual niya ako everyday. Scam pala. Kakatawa lang. Hindi kakatawa ang experience na magpahula first time ko. Pagkatapos namin kumain ng Waing ay nagpunta na kami ng DV at namili.
Tapos, yung mga kailangan kong bilhin na pinapabili din mama, hindi ko nabili. Pero ito, papakita ko na lang sa inyo at kay Jang Jang na bagong gising. Dito kami, tabi tayo. Ang mga binili ko sa DV para mabuo yung vlog na to. At, sorry, bagong gising din ako. Okay lang yan. Be yourself, sure. So, ito una-una. Ito yung hinanap ko talaga. Kasi si Papa, lagi bumibili ng water bottle. Lagi ko nakita sa sasakyan. May plastic na. Hindi marunong magbaon ng tubig, sabi niya. Kasi, sabi mo dati, bibilan kita ng thermal na tubigan. Hindi daw natutuloy. So, binili ko na siya. Ang ganda. Ang laki. Ang laki. Pag siya hindi pa nabaon ng tubig, dapat ang kulay nito green. Tapos nung pinakita yung black, sabi ko, shit, as a black person, ako, puro lahat ng gamit ko ngayon black na. Fun. Ang ganda, diba? 400 lang. 450 na ano ko ng 400. Tapos sabi nila, para daw malaman mo kung tunay na thermal. Gagano'n mo. Tapos para pag nabibingi ka, thermal daw yun. Vacuum. Kineme. Basta yung mag-stay yung lamig at or init ng water. So, next ko binili ito parehas na damit. Kasi nga, parang feeling ko wala na akong mga pang-office. So, bumili ko nito. Ito ba ang mahal yan? Yung pang-office. Medyo mahal to, pero okay yung quality niya. Promise. Kasi hindi mo minsan kita mo naman yung quality ng damit. $450. Mas parang mahal, no? As if para sa DV. Pero maayos kasi siya. Tapos feeling ko matagal ko siyang masusuot ng pang-office. At dahil nagustuhan ko nga siya, bumili ko ako ng isa pa na blue. Gusto ko nga talaga black na lang or white para hindi mahalatang ulitin. Pero nung sinuot ko na itong blue, maganda din siya. Pulo-pulohan. Tapos ito, nagustuhan ko pantulog. Okay. Pero kung hindi kasya sa akin, ipang regalo ko na. Pinili ko masikipin. Nagustuhan ko lang yung print. Ano yung dress lang? Oo, dress na pantulog. Oh, may dog. As a dog person. Bumili ko ng pants. Na pang office din. O, yan po ang bewang ko. Huwag nyo nang itanong. 250 lang to. Kasi parang wala pa ako na high waist. Nakikita nyo na lang to pag suot ko sa office. Bayan! At ang last but not the least, ito lang parang binili ko. Parang, mas agad ng pera. Medyo mahal na yung mga tinda sa bini. Napansin ko, kesa sa tay-tay ka na mili ng damit. Pero ang pansin ko naman, pag sa DV bumili, mas quality yung mga damit. Mas matagal. Kasi yung tay-tay medyo mabilis masira yung mga damit. Ito, pangarap ko magkaganto, yung turtleneck na. Lamig sa Pilipinas, girl. Basta maganda ito kapag suot. Makikita nyo na lang ito sa aking Instagram. Pati yun naman lang. Na turtleneck na black. Kasi yun lang yung binili ko. Bakit ba? Yung pera ko. Dapat Binondo food trip lang talaga to. Dahil hindi ko nga, hindi namin natuloy yung Binondo food trip. Tapos kung mag-food trip kayo, itry nyo yung Dongbei dumplings. Lalabas na nito. Dongbei dumplings, Sincerity Cafe. At kung bibili kayo ng pasalubok, tamo, hindi nga ako nakabili ng Engbitin. Engbitin, Hopia, at saka Salazar Hopia. Masarap din sa Salazar Hopia. Ang nakainan nga lang namin yung fried shawpaw sa Kawaying. Pero Waying pa lang kasi food trip na kami dun. At pagkatapos namin, gusto ko yung may ano dito. Mag-DV, so mga sakit ng pako. Alam nyo yung DV ay 70% na naghahanapan kami, 30% yung shopping. Kaya wala ako masyado nabili lagi. Konting ningat mo, nawawala yung mga kasama mo. Yes? Just nakakatawa, isang beses nagkawalaan kami. Saktong pagkakita ko kay Dustin, kasi kasama ko si Daisy Dustin. Saktong pagkakita ko na kay Dustin, paglingon ko, wala naman si Melba. Ako na isa-stress, nakahanap lang sa mga kaibigan ko. Yun lang naman, nag-DV nga kami. Tapos tumambay na lang kami sa McDo, nagtaltalan kami doon ng matagal kasi pagod na pagod kami sa pag-shopping. Gusto nyo ba yung mga gantong haul? Hindi kasi ako bago ko bumili, pinag-iisipan ko muna mabuti kung gagamitin ko at kung kailangan ko. Hindi na rin ako bumibili ng mga bagay na hindi ko masyadong kailangan. Char! Thank you for watching and don't forget to subscribe at si Jang Jang, magbabay na tayo sa mga jesters. Bye, jesters! Aga-aga!